Ibang sitwasyon dito, guys. Papalitan natin ito ng CB boat. CB boat, dalawa, kabilaan. Tapos mayroon siyang lock nut. Tapos tinignan ko sa clutch bag and sa rear boat. Maaaring pwedeng paglagyan. Wala, wala talaga makita na lock na key, lock nut key. So, tinatanggal natin. Ginagamit ang flower na flower na sakit. So, papakita ko sa inyo kung maaari nating tanggalin din yung kabila. The same procedure. So, let's go. So ito yung kanyang lock nut. Kita nyo, wala yung lock nut key. So gagamitan natin ng by force, no? Ito ngayon, flower ito, sakit, 19, gamitan natin ng flower sakit. Natanggal na natin yung kabila, bukan natin dito ngayon. Yun. Ito natin. Yun. So, natanggal natin. Yan. So, yan mga kaibigan. Tanggal natin yung lock nut. Kahit wala tayong lock nut key, no? Kita ko yung kabila. So ganito mangyari sa kanya. Yan. Nagpo-form siya ng thread. Yan. So pwede natin ito may balik pero hindi na tight, as in tight talaga, para hindi sila mahirapan magtanggal pagka mamaya nagpalit sila ng gulong o whatever, no? So yun ang pinaka importante dyan. Pwede na tayo mag-umpisa dahil tanggalan na natin yung nut. So iano lang natin to, tanggal lang natin ng konti para makuha yung kanyang tension, para yung impact na natin hindi mahirapan, no? Okay. Yan. So naluwagan natin yung kabila. Dito na naman tayo. Luwagan natin. Sikip. Gas, mga kaibigan.
Okay. Ayan. Pull up na natin. So. Gagawin pala na natin na dito. Ano? Papakita ko lang sa inyo yung ano, no? On one side. Pagtanggal ng CB boots on one side. Tapos kasi dal kabilaan ito, so papakita ko lang sa inyo dito na side. Tapos yung kabila, parehas lang sila ng process, no? So nandito for that. Yan. Kailangan may jacks na tayo. Okay. Ganito na. Ganito natin. Sorry. First, tanggalin mo natin yung kanyang spindle nut. Para hindi siya sasama sa pag-ikot, kinalangan natin ang screwdriver dito, no? Screwdriver. Yan, para hindi siya ikot. Pigil lang yan sa pag-ikot. Okay. Tapos yung kanyang ano dito sa bolt joints, yung bolts 15 or 16, yeah, this is 16, and then yung kanyang ano, so bolt joints at saka drop link lang ang tatanggalin natin para ano, madali yung pag-position natin, no? Okay, umiikot siya, hindi natin natanggal, no? So the way process of doing it, we need to go another level. So what it is, 18. Ayan. Tapos counter natin yan, yung madugo. Sana papayag. Okay. Yan. Nako. Hanap tayo ng iba. So yan. Tap natin para siguradong pumasok. Tapos ito yung pangontra natin. Hayaan lang natin siya ikot.
hanggang sa tatapad siya dito. Kanyang pinaka power. Sana matanggal ito. Dito na papasok yung ating special tools, no? Ito. So kung ayaw niya matanggal doon sa kabila, gamit tayo ng special tools. Special key yan. Yan. Hanggang sa matanggal yan. Hanggang sa maaari, hindi natin gagamitan ng vice grip dito sa likod. Kasi pag ginagamitan natin ang vice grip, pwede gamitan natin ang vice grip yan. Pero yung kanyang rubber, masira kasi yung kanyang rubber. So yan ang pinoprotektahan natin. No, wag lang siya masira. So hanggang sa maaari, hindi natin gamitan siya ng vice grip sa likod. Para kakagat. Pero kung wala tayong option, yan ang pinaka last option. Pero hanggat sa maaari, hindi mo na tayo gagamit ng ano, ng dahas, no? Hindi tayo gagamit ng dahas. Okay. Tahanin lang natin ito. Natanggal na natin. Tanggalan natin. Yan. So ito, pupush out natin yan. We're doing it through here. Yan. Siguraduhin na yung mas maliit yung maliit. Yung may medyo may clearance. Para hindi masira yung kanyang spline, no? Iwasan yung hindi masira yung spline. So gagamitin yung medyo maliit. Kagaya nito. Si Bintin, tamang-tama lang talaga. So pupukin natin dito para mag-withdraw yung kanyang drive shaft. Pag-withdraw yung kanyang drive shaft, saka natin tanggalin yung connection sa ball joint. Yan. Since nag-withdraw na yung ano ball joint, I mean drive shaft, itira natin ng impact gun yung kanyang ball joint sa baba. Is ito. Tapusin nyo. Yan. Ayan. 16 lang ho yan. 16. So, impact ang titira lang din. Bar, torque bar. Yan. Crack open lang yan. Crack open para hindi mahirapan yung impact gun natin. Yan. And then impact gun. Kasi nag-crack open na siya. Okay. Lovely. So yun. Here comes the last one. So yun. Gamitan natin ang
bar. Itong bar, Moritz bar. Para mahimala yung kanya wishbone. Ayan. Hiwalay na, pwede na natin gilain niya. Yung kanya, yan. Okay. So, yun. Tagal na natin. Itaas natin kundi. Ito natin bilain sa taas. So, ito yung kanyang outer CB boot. Yan. Grabe o. Pride cup. Ito papalitan natin. Lagyan natin ang panibagong grease yan. Velocity grease. Ang lalagyan natin. Okay. Pasensya na sa ating mga kamay, mga kaibigan. Ganda niyan talaga. I love dirty works. I need to get dirty. So ito, universal ito. Universal CB boot. Ito, universal. Gamitan natin ang universal. So, ayan. Gamitan natin ang CB boot installer of medyo short. Pero madala pa ito. Short siya. Plastic para hindi masira ang pusher, para hindi makaskasan yung rubber, no?
short kasi itong ano natin, yung stuller natin. Sana madala pa ito. Dahanin lang natin. Ingatan lang natin na hindi siya mabigla, no? Plastic. Papasok siya. Tapos ngayon, baliktarin natin. Okay. Baliktarin na natin ito. Pasok na siya. Gamit lang kaya ng plastic na pusher. Ganyan ito. Para hindi siya masira, no? Hindi masugatan yung kanyang rubber. Kasi pag masugatan yan, nako. Back to square one, mga kaibigan. Pagka nasugatan ito. So, since hindi natin nasugatan, kung hindi natin masira yung kanyang ano, rubber, so, ayos lang. Para babaliktan siya. Yan. Okay. Yan, mabaliktad na siya. Ngayon, maglagay ng velocity grease. Specialized component ito siya. Velocity grease. Yan. So, pagkatapos nito, gagawin natin yung sa kabila. The same procedure, same process, same procedure. So, plaster lang natin yung kanyang sukat, no? Saan siya natutukma sa sukat. Para hindi tayo mahirapan sa kanya. Meron tayong ano dito. Alambre. Para hindi tayo mahirapan sa kakapus up. Pataas, no? Kailangan mag-steady lang siya.
hanggang sa matapos. Gamitan natin ang lambre para support ng ganyan. Yung kanyang sukat niya. So we're doing it is by pulling the rubber forward. Ayan. Yan yung kanyang sukat. Okay. So, yan. Saan natin? Saka lagay natin yung ano. Sukat yan. Okay. Tapos lagyan natin ng strap. Pulin ka yung lock. Pulin yung strap. Kailangan ng pantay siya. So yun, i-click na natin. Steady. Okay. Okay. I-cut natin ito mamaya. Okay. Tapos ang kabila naman. Lalak natin. Lalagyan natin ang clip. Pasensya na sa mga kamay because I need to be dirty. I love dirty works. This is it. I need to be dirty works. Love dirty works. Okay. So this is the works. The works that dirty.
Okay. Lang. Push this one. This thing in. Top. Kailangan natin itong tutulak. Ngayon kakata na din siya. Ng cutter para mas madali, no? Kapag meron kayong ipapagawa sa akin, guys, makikita din niyo kahit hindi kayo nagtrabaho, no? Makikita niyo
Kasi yung ginagawa natin ng mga sasakyan, all of them is nasa YouTube channel natin. So whatever na ipapagawa ninyo, kahit na nasa trabaho kayo or whatever, makikita nyo kung anong mga pangyayari dahil naka-record at saka ina-upload natin sa ating channel. So no worries, meron kayo pinapagawa sa akin, lahat nakikita. Okay, yan. So yan pa natin ng kunti. Palang tumatawag sa atin kanina, hindi natin nasagot dahil pagka sinagot ko ma-interrupt yung video natin, no? So pagka guys tumatawag kayo, talagang hindi ko masagot. Kung maaari lang, mag-text na lang kayo o di kaya PM sa ating Facebook page natin ang mga kailangan ninyo, no? Okay. Pagka tayo nagkabit ng ganito, kailangan natin iwan ang basta-basta. Kailangan maganda din. Maganda din siya pag paggawa. Kaya ginupitan natin ng maayos. Yan. Pit talaga ng maayos. Okay. So yun. So, pwede na ito isalpak. Salpak na natin. Salpak na natin ito. Medyo na ano siya dito. Ito. Ulito na rin ito. Pagkira natin na ano, tawag nito, jubilee clip. Either maglagay tayo ng jubilee clip o wag lang yung ano, yung pwede din zip tie, pero wag yung zip tie, hindi garantisado. So tanggalin natin ito dahil hindi maganda, no? See, iikot pa rin siya. So tanggalin natin ito, lagyan natin ng, papalitan natin ng jubilee clip. Jubilee clip ito, papalit natin. Hindi siya magandang pagkaano. Kahit na mahigpit na siya, pero iikot pa rin siya. So jubilee, ikitira natin dyan. So ito, jubilee clip. Either jubilee clip or yung prescribed na ano talaga. Huwag kayong maglagay ng ano, tawag nito, zip tie. Ganito. Jubilee clip dito sa may inner banda,
Pero pagka dito, huwag nyong lagyan ng jubilee tip dito. Dahil meron siyang sensor, no? Yung kanyang ABS sensor, baka matamaan. So, jubilee clip applicable yan nandito sa kanyang panloob. Okay. Hindi na talaga iikot yan. So yan. Yan na mga kaibigan, yun. Siya nga pala, nasa harbor tayo, no? Sa harbor. So, yun. Pakabita natin. So, pinaka-importante dito, kailangan yung kanyang spline, kailangan mag-realign talaga, align para maganda, no? Na mag-align siya dito sa loob. Ikutin nyo lang hanggang sa kagagat siya. Yun, magat na siya. Saka natin i-push paloob. Push in. Balik natin yung kanyang nut ng kanyang ang kanyang ball joint. Okay.
ng drop link. Push out lang natin dito ba na papasok siya. Ayan. Natin ang impact para madali. Okay, and then double check mga kaibigan. Okay, that's tight, and then yung kanyang spindle. Always down, but hand tight first. Hand tight. Hand tight. Tight by hand, you can use impact. And then double check. Double check para wala talagang kawala. Yun, babalik natin yung gulong. Lock nut. Kabit pa rin natin. Pero hindi na gaan, hindi natin hintutan na matanggal ng future, no? Hindi natin hintutan. Hindi lang maging ito. Saka hindi tayo gagamit ng guns. Kailangan natin sa taas para pangontra. Hindi sila ikot.
Ayos na dito. Punta tayo sa kabila. Saka, of course, babalik natin yung kanyang cover. Stud cover. Wheel stud. Cover. Chesa. So the same story on the other side. Thank you. Thanks for watching. Thank you.